babala o paalala sa lahat ng mga YouTubers, vloggers, at saka yung mga content creators na nandito sa Hong Kong, kung ayaw po ninyong ma-terminate, huwag po ninyong gawin ito. Karamihan sa atin talaga na mga vloggers or mga, ayun, na mahilig talaga tayong mag-content or mag-vlog about sa a day in our life here in Hong Kong. Yun lang, sa loob ng bahay ha. At saka yung everyday routine natin sa loob ng bahay ni employers. Guys, bago kayo gumawa ng ganyang mga content, i-make sure ninyo kung ang inyong mga employers ba ay hindi masyadong stricto, kung allowed ba kayo na mag-video sa loob ng kanilang bahay. Kasi karamihan sa mga employers dito, ayaw nila na i-video ang kanilang bahay. Especially yung mga day in our life natin, yung mga everyday routine na ipapakita natin, yung mga, yun, yung kwarto, kung paano tayo naglilinis. Parang unti-unti nating i-expose ang kanilang buhay or ang kanilang bahay. Buhay ba talaga? Anyway, kasali din yan sa kanilang buhay. Ang ibig kong sabihin dito, kung ayaw ninyo ma-terminate, iwasan na lang po natin na mag-vlog tayo, na isasali natin yung kanilang bahay. Kasi merong nag-message sa akin, si kababayan natin na terminate dahil sa kanyang vlog about sa house tour. Hinouse tour niya ang bahay ng kanyang employers from sa room niya, room ni kababayan. Tapos room ng bata, ng baan, ng room ng nasala, lahat-lahat na, hinouse tour nga eh. Kasali pa ang garden, so wala ng privacy si employers. Guys, wag natin gawin yun kasi hindi naman natin bahay yun para i-house tour natin ang ating mga viewers. Yun po ang dahilan bakit na-terminate si kababayan. Wag po natin gawin yun guys kasi pumunta tayo dito para magtrabaho, hindi para mag-vlog. Ako nagba-vlog din ako ha kasi sa doon sa dati kong employers, napaka-open sila lahat sa akin. Napaka-supportive sa aking pagpa-vlog, pati yung bata. Binablog ko nga ang bata kasi gustong-gusto sumali sa aking vlog. Basta meron akong permission. Ganun po guys, hindi po istrikto ang aking mga dating employers kaya nakakapag-vlog ako doon. At saka, dahil sa sobrang supportive ng aking employers, yung lalaki kong boss, binibigyan ako ng mga pang selfie stick, yung mga pang vlog ko, para daw maganda daw yung kinalabasan ng aking mga vlog. Diba ganun? May kanya-kanya kasing ugali ang mga employers dito guys. Napakaswerte ko kasi nagkaroon ako ng employers na dati na napaka-supportive lalo na sa aking pagba-vlog. Yung employer ko nga na babae, kapag may mga special occasions dito na kailangan na mag-wish sa akin, yung mga birthdays or whatsoever, kasi mahilig yung mag-wish-wish eh. Tapos, ang lagi niyang wish sa akin ay sana dadami pa aking mga subscribers, kikita ako sa aking mga vlogs, yung mga ganun guys. Kaya, kapag ang inyong mga employers ay napaka-supportive sa inyo, okay lang i-vlog ninyo ang basta alam na employers yan ha, na mag-vlog kayo, basta may permission sa kanila galing. At saka, kapag alam niya naman ninyo na may pribado masyado ang inyong mga employers, wag kayo mag-vlog dito sa loob ng bahay, guys. Kung hindi man natin mapigilan mag-vlog sa loob ng bahay, kagaya ko, itong may pag-estrikto itong pangalawang employer ko, nasa isang lugar lang ako, o dalawa pala, sa kusina at saka dito sa favorite place ko talaga mag-vlog dito sa CR. Kasi ayan, di ba, ang ganda dito, malinis at saka tahimik. Guys, iwasan talaga natin. At ito pa, isang tips. Tips daw, pero isa lang. Huh? meron akong importanteng tips sa inyo. Para hindi talaga makita ni employers, wag na wag ninyong ibigay ang inyong mga social media accounts kasi may mga employers nang hihingi niyan. Tinitingnan nila yung mga posts natin, yung mga whereabouts natin kapag day off natin. At saka lalo pa kaya, yung mga vlog natin, yung mga ina-upload natin sa ating mga Facebook at saka sa mga YouTube channels natin. Kaya nakikita nila yan guys. Kaya iwasan ninyong ibigay ang inyong mga social media accounts kung ayaw ninyong matrace ni employers. So, sana kapulutan ng aral yung mga itong video na ito na iwasan natin para hindi talaga tayo ma-terminate. Wag na wag tayong mag-video, mag-vlog, lalo na yung house tour. Wala nang tinatago kasi 'di ba? Sila nga hindi nila binivideohan ang loob ng bahay nila. Tayo pa kaya? Wala po tayong karapatan na videohan or i-house tour ang bahay ni employers. Ito ha, base lang ito sa nangyari kay kabayan na na-terminate. Kaya lahat tayo, be aware po tayo na nandito tayo sa Hong Kong para magtrabaho, hindi para mag-vlog. Or kung meron man, kaya nga tayo nandito dahil yung pag-vlog naman minsan, pag-video, pag-picture sa loob ng bahay ng employers dahil nagustuhan natin, nagandahan tayo sa kanilang bahay, iwasan natin guys na parang i-expose natin ang loob ng bahay nila kasi nagtatrabaho tayo dito, hindi para mag-vlog.
Okay, para hindi tayo ma-terminate, iwasan natin mag-vlog, gumawa ng content sa loob ng bahay ni employers. At sana marami kayong natutunan sa videong ito. And paki-like po guys at i-share itong video para awareness sa ating lahat. Bye! God bless!